Hi, Chess Peeps! This is Janelle and welcome back to my channel. Shoutout muna tayo sa ating mga subscribers. Una na dyan si Jamie Castillo, June Cinco Jr., Kyla Lorraine Aurelio, Marius Maximus, Nax, lakas maka Roman Emperor ng pangalan mo, no? Bagong subscriber natin ito. At si Clint Gador. Cagayan de Oro Chess Club, shoutout sa inyo, no? Maayong hapon sa tanan. Jimmy Boy Bautista from Pampano Chess Club at kay Mel Mago. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa channel na ito. Para po sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang laro ng first official World Chess Champion, walang iba, kundi si Wilhelm Steinitz. Alam niyo ba na si Wilhelm Steinitz, natuto siya mag-chess noong siya ay 12 years old na. Tinuruan lamang siya ng kanyang schoolmate. In today's standard, ang 12 years old, pag natuto ka ng ganong edad, medyo late na yun kung tutuusin. No? Pero in the old times, 12, isipin niyo, pero naging world champion pa rin siya. No? So may pag-asa pa pala. Alright, so si Steinitz noong kanyang time na magka-college na sana siya, nag-drop out siya to pursue chess professionally. So originally, si Steinitz ay from Austria, lumipat siya sa London, and then eventually, nung kanyang latter years ng kanyang buhay, nakapunta siya ng Amerika at doon na rin siya na maalam, no? So si Steinitz ay naging world champion in year 1886, kinalaban niya si Zukertort, nag-match sila, first win 10 games, draws not counted, no? So, si Steinitz ang nagbogey doon. Ang final score ay 12.5 to 7.5. World champion si Steinitz from year 1886 until 1894. Alright? Natalo siya ni Lasker sa 1894 match nila. At doon na siya tumigil eventually sa paglalaro ng chess. Si Steinitz kilalang kilala bilang father of positional chess. So, kaya nga kung talaga nagbabasa kayo ng mga chess literature, si Steinitz yung mga unang makikita nyo kapag nagbabasa kayo ng mga strategy, ganyan, no? Alright, so simulan na natin itong larong to. Ang kalaban niya ay si von Bardeleben, isang German chess master. At alam nyo ba si von Bardeleben ay isang parang dugong bughaw ito siya, no? At dahil nga nung unang panahon, chismis lang, medyo mahirap kasi ang buhay nung unang panahon. Ang kanyang means para ma-survive yung kanyang buhay, na, may mga babae nang dati sa kanya na nakikipag kontrata na asawahin siya just to get his surname. Tapos babayaran siya, no? Nakailang ganun na strategy si von Bardeleben, kaya din siya nag-survive, no? Anyway, ibang usapan na yan. Ito ang laban nilang dalawa in year 1895 sa Hastings Chess Tournament. Very controversial ito dahil malalaman nyo mamaya sa last part. Babanggitin ko kung ano ang nangyari dito. Alright! So simulan na natin ang laro. Puti si Steinitz dito at ang tinira niya ay e4. e5 by black, knight f3, knight c6 at bishop to c4. So okay, normal development, gyoko piano. Bishop to c5, c3, knight f6 at tumira dito si Steinitz ng d4. So syempre gusto niya magkaroon ng tension sa center. Kinain, e takes d4, c takes d4 at bishop b4 check. After bishop b4 check, ang piniling linya dito ni Steinitz ay knight to c3. So kung mapapansin nyo, libre ang pawn sa e4. Pwede ba natin kainin yan? Pwede! Pwede kainin ng black yan. Kaya lang pag kinain ng knight e4 yan, ito ang tinatawag nating gambit. At pag gambit, kusang loob natin binibigay ang isang pawn in exchange of speedy development. So in this case, magka-castle lang ang puti. No? So kusang loob niya yung binigay para makapag-castle, makapag-atake ka agad sa gitna. Right? So anyway, ang pinili dito niya ng kalaban ni Steinitz after knight c3, hindi niya tinikman ang pawn sa e4. Instead, he played d5. Nag-counter-attack siya sa gitna kaagad. E takes d5 by Steinitz, knight d5, at syempre, dedepensa ba tayo sa c3? Siyempre, hindi. Castle pa rin. Speed ng development. So, castle ang tinira dito ng black. Bishop to e6, bishop to g5. After bishop to g5, nakadevelop ka na ng may tempo kasi atakado ang queen. Umatras ang bishop, pumunta sa bishop to e7. At dito, genius ang naisip na sequence ni Steinitz. Kasi gusto niyang ma-stuck ang king sa gitna. Kumbaga, mahirapan mag-castle. Alam niyo ang ginawa dito ng white? Bishop takes d5.
After bishop takes d5, bishop takes d5, knight takes d5, so puro exchanges, queen takes d5, bishop takes e7, at knight e7. Ang ginawa dito ni Steinitz, rook e1, no? Sakto, simple lang ang kanyang idea. Para mahirapan ang king makapag-castle, ma-stuck siya sa e8 ng matagal. Alright? So, after rook e1, ang tinira dito ng black ay f6. No, bakit siya nag-f6? Gusto niya na lang tumira ng king f7 at probably pumunta ang rook sa e8 at king g8. Ito ang tinatawag nating artificial castling. Kaya lang, it takes time and at the same time, hindi yan hahayaan ni Steinitz mangyari. So, bakit? Anong gagawin niya? Siyempre, tongpats tayo dito, no? Para mas lalong mahirapan ang king di makagalaw. So, atakado ang e7. After a queen e2, dinepensahan yan. Queen to d7. After queen d7, rook a c1 by white. So, in the future, may mga atake siya dito sa c-file. Nag-react kaagad ang kalaban. Tumira ng c6. Alright, dito sa position na ito, gusto kong hanapin nyo ang positional move dito for white na magbibigay sa kanya ng malupit na advantage, no? Dahil dito, hindi talaga makakapag-castle ang black or makakapagawa ng artificial castling. 5 seconds po! Alright! Sana may nakakita, no? D5. T5. Kusang loob pinakain ng isang pawn. In exchange of what? In exchange of this, knight to d4. Isang malupit na outpost. So, pag sinabi nating outpost, walang pwedeng kapatalsik dyan sa knight na yan dahil walang katabing pawns, no? So, genius yung knight d4 na yan. Bakit? Dahil sasalaksak siya sa puso ng kalaban. No? Pupunta niya sa knight e6 as may mga threat sa pasok na naman dito sa c-file. Alright? So, after knight d4, tumira ng king f7 na black. Knight e6 pa rin, katulad na nabanggit ko kanina. Dahil ito ang pinaka-threat niya. Rook to c7. Anyway, dahil nakita ng black na sasalaksak ang rook sa 7th rank, prevent niya yan by playing rook hc8. So, critical position na naman ito. Tapos na ba ang lakbakbakan dahil nasangga ng itim ang threat sa c7? Ano kaya magandang gawin ng white ngayon para mag-continue ang kanyang atake? So, white to move dito sa position na ito, pag-isipan niyo maigi, 5 seconds po. Alright, queen to g4. Genius yung queen g4 na yan dahil nilalapit mo yung queen mo sa pwesto ng king, ng black king, no? At the same time, ayan, no? Obvious na obvious yung threat, may queen g7. So, syempre, ang gagawin ng black dyan, depensahan niya, tumira ng g6. Ngayon, dapat tuloy-tuloy ang bakbakan natin dyan, no? Tuloy-tuloy ang sequence ng atake ng puti. So, after g6, knight g5 check. Good move. No? Bakit? Dahil may discovered threat tayo or attack dito sa d7, queen d7. So, syempre, dedepensa ang king dyan, pupunta yan sa king to e8. White to move ulit po. Pakitaan nyo ako ng brilliancy. Brilliancy, no? 5 seconds. Alright. Rook takes e7 check. Palakpakan. Genius! Ang galing-galing ng rook e7. Bakit? Hindi pwedeng kainin yan. After rook e7 check, syempre po, pag kinain ng queen e7, tagpas ka agad, one piece down dahil may rook c8 at queen c8 check, di ba? So, may nabuhay tayong isang yukabingbang dito, panalo na yan. So, pag kinain naman yan, for example, rook e7 check, kinain ng king takes e7, mayroong rook e1 check. So, syempre, didikit dapat lang ang king dyan sa kanyang queen. So, let's say, for example, pumunta siya ng king to d6. Queen b4 check, no? Di natin tatantanan ng check yan hanggang sa maubos ang kanyang bala. Rook c5, for example. Queen f4 check. King to c6. Salaksak, rook e6 check. King to b5. Kita mo, naglalakad na sa kabihasnan yung king, no? a4 check. Lahat ng pyesa, including yung mga pawns dito, ay ginagamit na ng puti. Pag mga ganyan, kadalasan, no? Birang-birang sikatan na ng araw yan. Kasi nga, mag-isa lang yung king dyan, tapos daming kumukuyog sa kanya, talo na kaagad yan, no? King a5, b4 check, ganyan. King a4 at bc5 check. Ubus na yan dahil bukod sa naglalakad yung king, nanalo na rin tayo ng isang pyesa. So anyway, kaya grabe ka genius yung ginawa dito ni Steinitz na after
King E8, Rook E7 check. Kasi hindi siya pwedeng kainin. Sugswang, no? Ang tinira dito ng kalaban para magkaroon ng konting kalokohan din ay King to F8. So, tinatakam niya ang white na wag naman po sana makain itong D7. Let's say, for example, Queen takes D7, may Rook C1, mababack rank pa, di ba? Siyempre, hindi mahuhulog si Steinitz sa ganyang klaseng trap. So, after King F8, ang tinira ay Rook F7 check. Genius na naman. Ito yung parang sugswang na tinatawag natin. Hindi pwedeng tanggapin ang regalo. Kasi kung gano'n yung gagawin, Queen F7, same banana, Rook C8 na naman tayo doon. No? Tagpas na naman yung mga pyesa, lamang na naman ang isang yuka bingbang. So, after Rook F7 check, tinira ng itim, King to G8. So, feeling ko alam nyo na ang gagawin ng puti dito. No? Sequence, pattern lamang po ito. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds ulit. Ano kaya ang magandang gawin ng puti dito? Parang pinaglalaroan nyo lang yung itim eh. Alright! Rook G7 check. Ganun na naman. Same banana. Kasi ito, sa position na ito, dalawa na naman ang pwedeng kumain. Pero hindi pwede. Dahil kung king naman yan, queen takes D7 check. May tempo. Ubus na rin. So alam nyo ang ginawa dito ng black? King to H8. Napunta siya sa pinakadulo. Rook H7 check na naman. Kusang loob yung rook pumapasok sa teritoryo ng black at hindi niya magawa ng paraan niya. Hindi niya kayang patalsikin yung rook na yan. Alam niyo ba, sa position na ito, after rook h7 check, yung kalaban ni Steinitz, tumayo sa kanyang upuan, tapos, hindi na bumalik. In short, parang iniwan niya na lang si Steinitz doon. Nag-walk out na lang, parang gano'n, no? Medyo unsportsman yung ganong klaseng pangyayari, pero siguro sa inis na rin dahil sa ganda ng sequence ng pagkakombinasyon ni Steinitz sa kanya. Anyway, after rook h7 check, nag-resign ng black. Bakit? Dahil, for example, pag bumalik yan sa king to g8, same banana, ang gagawin dyan ay rook g7 check pa rin. So, king f8 ngayon, let's say for example, pag pumunta ng king f8, meron tayong ganitong pinagmamalaki. Knight h7 check, at kapag dinikitan yung king sa e8, knight f6 check. So, naka-fork, tagpas na yan. No? Pag kinain naman, no, after... Ano bang maganda dyan? King G7. Yun pa rin. Queen D7. Check pa rin. So, hindi na uubos kasi yung kombinasyon dito ng puti, saktong-sakto. May tempo. Laging check ang itim. Wala siyang time para makagawa ng kalokohan dito sa back rank. Anyway, tignan nyo maigi after rook G7. Check. Let's say, for example, bumalik, King H8. Ang pinaka-pinagkaiba dito, wala na siyang cover dito sa H7. So, possible na itong move na ito. Queen H4. Check. King G7. Queen H7 check. King F8, kakain ba tayo? Natural, hindi. Dahil may back rank, no? May rook C. Mayroong rook C1. So, syempre, hindi natin pwedeng kainin yan. So, Queen H8 check, ang pinaka-genius. Dahil after King E7, tuloy-tuloy ang check ulit. Queen G7 check. King to E8. Queen to G8 check. So, persada na naman umakyat. Queen F7 check. So, inuunti-unti-unti lang yung kalaban. Syempre, pag umakyat yan ng King to D6, tagpas ka agad dahil pagpunta queen e6, checkmate na naman. So, kung pupunta yan, for example, sa king to d8, ang gagawin natin dyan ay queen f8, check. King, napapagod na ako, puro check yung ginagawa, no? Knight f7, check. At dito, alam nyo na ang gagawin, no? 3 seconds, alam nyo na. Why to move? Bigay nyo ang pinaka pasabog na tirada dyan. Queen d6, checkmate. Grabe! Kalain mo yun, nakailang lakad yung king. Puro king, king, king move na lang yung ginagawa. Tapos, ganyan yung final position. So, na-envision ni Steinitz yan. Kaya that's why, sa inis ng kalaban niya, after this position, rook takes h7 check. Sa inis, nag-walk out na lang. Hindi naman lang nag-resign, no? Walk out. Alright! So, what a game by Grandmaster and the world champion, Steinitz. Ang lupit ng kanyang laro. Talagang pinakita niya dito na although mayroon siyang concept ng positional chess, may atake pa rin, no? Hand in hand yung paglabas ng kombinasyon at positional ideas. Right? So, ito zugzwang kung tutuusin. So, what a game by Steinitz. Maraming salamat po sa nanood. And see you again sa susunod nating live na laro. No? Maraming salamat po pala sa lahat ng nanood kahapon. Bye-bye!